SMS requesting him to sing his song.
Siguro maganda na rin leading yun para sa ating message for today. Tayo mo lahat ay tumayo. Lahat ang may kahiligan, paliwagan, yung panalangin sa Panginoon at sa kamay. Okay? You may put them down. Tayo panalangin. Hallelujah, Jesus. Aming Panginoon Jesus, bagaman ikaw ay Panginoong Diyos, anak na makapangyarihan sa lahat. Subalit ikaw pa rin, Panginoon, ay puno ng pag-ibig. Pag-ibig na walang hanggan. Bagaman ikaw, Panginoong Jesus, ay Panginoong Diyos, anak na makakarungan. Subalit, Panginoon, ang iyong kaawaan at kahabagan sa amin ay patuloy hanggang sa kamalayan. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi nakakapagtapat sa iyo. Subalit ikaw pa rin, Panginoon, ay tapat sa amin. Bagamat ang sanlibutan na ito, Panginoon, ay nagbabago, ikaw po ay I am. For you are the same yesterday, today, and forever. At bagamat itong sanlibutan na ito, Panginoon, ay nahulog sa pagkakasala, ikaw pa rin, Panginoon, ang pumarito sa sanlibutan na ito upang iligtas mo po ang buong sanlibutan na ito. Pagamat, Panginoon, ang sanlibutan na ito ay may hanggan ng kakayahan. Ikaw, Panginoon, ay walang hanggan ang iyong abilidad, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kakayahan. Upang masabi natin, Panginoon, na ikaw po ang kaganapan ng pinakamagandang buhay para sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, kami po ay narito ngayon sa hapon na ito, nagtitipon na nasa iyong pangalan. Kami ngayon, Panginoon, ay we are presenting ourselves before you sapagkat kami ay mga anak mo po, Panginoon, na hindi maaaring mabuhay kung wala ka po sa aming mga buhay. Sapagkat, Panginoon, marami po kaming dala-dala na kabigatan, marami po kaming dala-dala na mga suliranin, marami po kaming dala-dala na mga kabigatan sa buhay. But you said, Lord, that we come to you. We who are heavy laden and we need rest. And you will give us that rest, Lord Jesus. Kami na nabubuhay sa kalagitnaan sa libutan na ito na puno ng kabigatian, lumalapit kami sa iyo upang ikaw po ang aming kapayapaan. Kami, Panginoon, na naliligaw. Kami na nalilito sa ating pagpapasya. Isaayos mo po ang aming paglipat. At akayin mo kami sa iyong landas ng katwiran, alang-alang sa iyong pangalan. We ask you therefore, Lord, to order our steps as we continue to walk in your righteousness. Take our hands, lead us to your paths,
of righteousness for your name's sake. Kami, Panginoon, na maharap sa mga tukso, mga pagsubok sa buhay na ito. Ikaw po, Panginoon, ang aming watawa na ipinamagayway, our Yahweh Nisi. Ikaw po ang aming tagumpay, sapagkat meron kaming pananampalataya na nasa iyo, na siyang nagtatagumpay laban sa sanlibutan na ito. Iba't iba ang aming mga pangangailangan, Panginoon, sa pagtaas namin ng aming mga kamay, sabalit nagtitiwala po kami, Lord Jesus, na noong isang hakbang pa lang ang aming inihakbang sa aming pakikipagtagpo sa iyo, isang daang hakbang na ang iyong inihakbang upang tagpuin po kami. Di lamang sa dako nito, kundi sa bawat pangangailangan ng bawat isa sa aming ngayon, Panginoon. Meron kang nakalaan ng panagpo na sa aming pagtawag nito, ikaw po ay tumutugon at pagpapakitaan mo kami, Panginoon, ng may malagong bagay na hindi pa namin namasdan. Kaya, Panginoon, aming tinatanggap ngayon mula sa iyo itong mga biyaya mo, itong mga himala mo, itong mga tugon mo, itong mga sagot mo sa bawat isa sa amin, sapagkat ang lahat nito, Lord Jesus, ay aming hiniling mula sa iyong matamis at makapangyarihan na pangalan. Sa pangalan po, aming Panginoon sa Kristo, ang bawat isa sa amin ay magsabi ng Amen and Amen. Makapagod po tayo lahat. Sa ating pa rin patuloy na pag-aaral yung mga sinasabi natin ng mga events in the last days. Ay isa sa mga kaubasa niya sa Biblia ay yung pagsisisi. Pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat nung mag-umpisang mangaral si Juan Bautista, bago mangaral ang Panginoon, bilang siya yung is the forerunner of the Lord, no? Ang sinasabi niya ay, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At dumating yung panahon na ang Panginoon sa Kristo ay napagtagumpayan niya yung panunukso ni Satanas. At nung siya mga mag-umpisa ng mangaral sa madla sa dako ng Galilea, ay ganito ang pangaral ng Panginoon, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon pa rin sa Matthew chapter 24, ang sinasabi niya, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all nations as a witness of me, and then the end shall come. Bago umakyat ang Panginoon ng kanyang magkampanan, ang kanyang tungkulin dito sa lupa bilang tagapagligtas ng buong sanlibutan sa pamagitan ng pagkakaalay ng kanyang katawang tao hanggang kamatayan at pagkakatigis ng kanyang dugo ng lubusan, ng kanyang magkampanan ng tungkulin na yun,
pagbalik niya, ang salimutan na ito sa kanyang pagbabayari, ay sinabi niya sa kanyang mga lakad, kaya na kinakailangan na ang Kristo ay magbata sa suffer and on the third day rise again from the dead according to the scriptures. That's the old Christ. No? Kinakailangan na si Kristo ay magbata. He's going to suffer hanggang kamatayan. At sa kanyang pagkamatay, sa ikatlong araw siya bubuhay na magulit. At yan yung patayan, ngayon yung pagkakasabi niya na and repentance, thus repentance and remission of sins shall be preached in my name unto all the nations. Yung that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. Pagkatapos niyang magampanan yung kanyang tungkulin na pagliligtas, nagsalimutan. Because he came to this world not to condemn this world, but to save this world from damnation. Ngayon, may batayan na yaong pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Yung sinasabi, shall be preached in my name. Yung in doon ay sa Greek ay epi, no? Epi. Nang ibig sabihin ay apan, no? Nakabatay. Merong pundasyon. Merong na-satisfy na yung premise or the precondition for the forgiveness of sins. Yung batayan na yun ay yung nakamtan ng ating Panginoon Jesucristo nung bayaran niya ang ating mga kasalanan. At sa kanyang pagkabuhay na maguli, lahat ng mga napatawad ng kasalanan ay meron ng buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid, labas sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, walang gamit ang pagsisisi at walang kapatawaran ang kasalanan. The only basis for the remission of sins is the name of the Lord Jesus Christ. Wala na iba, no? Sapagkat palagi natin sinasabi, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang pangalan ay binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas natin kaligtas, at yung pangalan na yun na tinutukoy ay yung pangalan ng Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi, and you whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Anong pangalan na ito? Anong pangalan ng Lord na ito? Ngayon, sinasabi naman sa Bible, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kaya, labas sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, there's no forgiveness. Doon sa Matthew chapter 6,
Merong the Lord's Prayer doon, no? It is addressed to the Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Then here comes line, and then she said, forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. Kahit panalangin mo yun ng libu-libong taon, kung wala yaong pangalan ng Panginoon sa Kristo, and without that sacrificial or vital death of the Lord Jesus Christ upon the cross for each and every one of us, walang gamit ang pagsisisi, walang kapatawaran ang kasalanan. Nakabatay, nakasali, nakapundasyon, yung kapatawaran ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay sama pa rin yung palagi natin nababanggit. Doon sa Kolosas 3:17, na anuman yung ating gagawin, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father by Him. Ano ba ang ating gagawin? Yung pagsisisi kasama niya. No? Yung pagsisisi kasama niya sa ano man ang ating gawin. Ano man ang ating gagawin, gagawin natin yon na sako ng Panginoong Jesucristo. In, N. Yung in naman dito ay N, E-N. No? Nakapaloob kay Kristo, sako ni Kristo. No? Kung ang gagawin mo ay magtayo ng beer house, hindi yan sabog ni Kristo. Yan ay sabog ni Satanas. Kaya dapat ang ating gagawin, sasabihin natin ito, ginagawa ko na dahil sabog ito ni Kristo. Lahat din ang ating gagawin, kasama din yung pagsisisi, ay gagawin natin sa pamamagitan ni Kristo. Kahit yung pagpapasalamat sa Diyos Ama, it is not done directly to the Father, but through or by the Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father by Him. Pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pagdating doon sa Colossians 3:23, sinasabi ngayon, no? Ano man ang iyong gagawin, gawin niyo yun ang iyong puso, alang-alang sa Panginoon at hindi alang-alang sa tao. Yamang nalaman ninyo na kayo ay tatanggap ng ganting mana, for you shall receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Ito naman ay paggawa na nakaupon kay Jesus, no? As to the Lord Jesus Christ. Yung salitang Greek doon ay pos, no? H-O-S, na ibig sabihin ay nakatuloy, naka-address, nakaupon kay Jesus. So, kung tignan nyo, yung pangangaral ng kapatawaran ng kasalanan ay meron at least four prepositions dyan sa ating natukoy, no? Yung pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay batay kay Jesus, sa pangalan ni Jesus. Yan ay sako sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ay nakatuloy sa Panginoong Jesucristo. At yan ay
upor na mag-upor kaya alang-alang sa Panginoong Jesucristo, or the fourth one should be sa pamamagitan ni Kristo, daya, no? By the Lord Jesus Christ. Kaya, kung tignan nyo ngayon, alisin mo ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, walang kapatawaran ng kasalanan. Walang gamit ang pagsisisi, repentance, no? Pagsisisi. Thus, repentance and remission of sins. Sabi ng Prince Elizabeth, walang gamit yung pagsisisi. At hindi ito tutuloy sa pagpapatawad o kapatawaran ng kasalanan. Kung ang iyong pagsisisi ngayon ay pagsisisi na bahay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, paano mong gagawin yun? Nandun na tayo sa iyong tunan, okay, ang pagsisisi mo na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Pero paano mo gagawin ang pagsisisi na yan? Sa Bible, ay merong tamang pagsisisi kay Jesus at merong maling pagsisisi kay Jesus. Unahin muna natin yung maling pagsisisi. Doon sa Hebrews, let me see. Sa Hebrews chapter 12, verse 17, ay sinasabi ng ganito. For you know, ito ay patungkol yung pagsisisi ni Esau. Si Esau ay kapatid ni Jacob. Ang kanilang ama ay si Isaac. Doon pa lang sa loob ng chat, nag-uunahan mo itong dalawang itong kapal na ito na lumabas. Na bagamat nahuli itong si Jacob, apparently he wants to be the firstborn of the twins, no? Magkakampal ko. Sapagkat nung mauna na si Esau, hinawakan ni Jacob yung kanyang sako, no? Kanyang sako, pinipigilan. Samahan, maski sa loob ng tiyan ay meron ng pagnanais si Jacob na siya maging panganay. And this must have ruled his life. Dahil yung mga panganay ayon sa kultura ng mga Hebreo o mga Hudyo ay siya ang may karapatan na magmana. He has the first right. He has the first right. Siya yung may karapatan na magmana. Minsan itong si Esau na buto. No? Kapag nakataon na, hindi ako, bigay mo sa akin ang birthright mo. Ito, isang mangkok ng lugaw. Pakain kita, pero bigay mo sa akin ang birthright mo. Umayag si isa. Yung kanyang how he values the birthright that was to be upon him, baliwala sa kanya. Ang Panginoon, tinitignan niya paano natin i-value yung mga biyaya na binibigay sa atin. Kung pinabalo-bala mo yan, muli ng Panginoon yan sa'yo. Bibigyan niya doon sa mga nagbibigyan ng value ng mga pagpapala ng Panginoon.
Itong si Esau, wala siyang respeto dito sa birthright niya. Ipinagpalit niya sa isang bangkok na lugar. Noong itong si Isaac, kanilang ama, ay matanda na, hindi na makakilala, no? At bago siya mamatay, igagawad na niya yung pagbibigay ng karapatan na magmana. Itong si ako, nagkunwari na siya si Esau. Nagsuot siya ng balat na mabalahibo. Nung mahawakan ni Isaac, nakalaman si Esau ito. Si Esau nga. Kaya, binigay niya sa kanya ang karapatan na magmana. Na noong may bigay na ni Isaac ang karapatan na magmana, hindi na pwedeng mawiin. So let's read Hebrews chapter 12, verse 17. For you know that afterwards, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected because he could not find any opportunity to repent, even though he begged to repent with tears. Kahit mag-iiyak na, wala na, naiigawad na, naibigay na kay Haku yung karapatan na magmana. Tapos na, no? This would be just like what Hebrews 9:27 is saying. It is appointed unto man to die once and then judgment. Tinamdan ang tao ay minsan mamatay at pagkatapos nun ay ang paghato. Sa ating panahon ngayon, malaya tayo na magpasya na umayaw o kaya tumanggap sa Panginoong Jesucristo upang mailigtas ka. Malaya tayo. Pero pag umayaw ka sa Panginoong Jesucristo ngayon, itong pagkakataon na ito, no? Itong pagkakataon na binibigay sa atin, na malaya tayong magpasya para kay Jesus o laban kay Jesus. Pag ikaw ay magpasya na laban kay Jesus, pag ikaw ay namatay na, kahit umiyak ka ng umiyak ng umiyak, magsisi ka ng magsisisi, wala na magbabago dahil ikaw ay nandun na sa impyerno. Kahit libo-libong taon na magsisi ka ngayon, sayang yung pagkakataon na yun. I should have taken it, I should have dropped it, no? Pero wala na, huli na. Nandun ka na sa impyerno. Kahit mag-iiyak ka doon, maglulupasay ka doon. Wala na, it's too late. Kahit na nung pagsisisi, wala na. Dahil walang purgatorio. Yung katuruan ng purgatorio na ang katuruan ng katolikong pare katoliko ay kapag mag-aalaman mo yung kasalanan, venial sin, ikaw ay lalagay sa purgatorio. Yun, paapoy ang katol. Purgare, the purge. Alisin lahat ng mga kasalanan mo. Pag ikaw ay nalinis na, pwede ka na pumunta ngayon sa langit. O, kaya dito sa purgatorio, magsisi ka na magsisi na magsisi. Tapos, papunta ka sa langit. Yan ay walang ganyan na turo sa Bible. Yan ay invento ng mga pare. Para kung ikaw ay may kamag-anak na lumatay, magpapamisa ka. No? Para makatulong yon sa paglilinis sa iyo, sa kasalanan mo sa purgatorio, magbabayad ka yung magbabayad ka yung taon na pamisa. Mayroong high mass, mayroong black mass, kahit na long mass na yan, wala yan. Because the Bible says, it is appointed unto man to die once and then judgment. Tapos mo. Walang purgatorio. Direkta doon sa impyerno o direkta sa
ng Panginoon in His glory, in His paradise. Kaya wala nang magsisisi. It's too late. Para kung ikaw ay kinasala, no? Yung galaga, nakita niya yung lalaki. Mukhang ang head. Matapos ang kasal, mukhang ang head pa rin, yung lalaki. Pero ugali ng bagyo. Wala na. Late na, no? Kaya sabi ng Panginoon, this, whatever God has put together, let no man put asunder. Meron mga nagsasabi, whatever God has put together, let no one put us under. Sabi ng mga lalaki. Yung pinagtipon ng Panginoon, hindi ko na maaaring pag-iwalayin. Kaya, lagi bago mag-asawa, ang sino man, lalaki, kumba, binata, o dalaga, siya sa akin niya, no? Hindi niya maaaring, he cannot pay marriage lightly. Kaya kailangan panalangin niya, pag-aralan niya, no? Tanungin niya kung siya talaga yung anak niya ng Panginoon para sa kanya. Sapagkat pag natapos ng kasal, kahit magsisi ka, wala na. Ang kamatayan lamang maaaring makapag, it's only then that you break the bond of marriage. Wala, walang paraan ng tayo, kundi kamatayan lamang. Pero huwag naman makamatay. That's a sin. So, yung pagsisisi ni isa, yan ay maling pagsisisi. Meron pang mga pagsisisi sa Bible na maling pagsisisi na. Meron yung pagsisisi ni Judas. Si Judas, alam niya na nagkasala siya. Matuwid yung tao kanyang pinagnanuno. Nung siya ay ma-realize niyo, no? Kahit sa uli niya yung 30 pieces of silver, wala na, it's too late. Natakip na ang Panginoon. Natakip na. Lungkot na lungkot itong si Judas. Nagsisi si Judas. Ang problema kay Judas, hindi siya nanumbalik sa Panginoon. Dahil yung pagsisisi sa Bible, metanoia, no? Meta, saka knowing. Meta, merong pagbabago. Ang immediately ang mga ng meta is beyond, no? Metaphysics, beyond physics. Pero yung beyond na yun, it denotes a change. Kaya, change in mind. Metanoia. Pagbabago ng kaisipan patungkol sa kasalanan. Dati, gustong-gusto mo ang kasalanan. Ngayon, bago ang kaisipan mo, ayaw mo na ang kasalanan. Yan yung metanoia. Itong si Judas, nalungkot din, pero walang pagbabago ng kaisipan. Dahil yung pagsisisi na gusto ng Panginoon ay kanyang pagkakasabi na hindi ako na parito upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Mayroong pagtawag ng Panginoon na umalis ka sa kasalanan at ituloy mo ang buhay mo kay Jesus. Si Judas nagsisi, nalungkot, nagpiktim. Hindi niya itinuloy ang kanyang sarili sa Panginoong Jesucristo. So yan yung maling pagsisisi ni Judas. Meron pang maling pagsisisi. Maalala niyo si Ananias at Sapphira. Si Ananias at si Sapphira. Noong panahon na yun, sapagkat ang mga nananampalataya ay
They were being persecuted by the Roman government. They were being persecuted by the religious leaders at the time. Mga Pariseo, mga Saduceo, mga Escriba, no? Nung panahon na yun, kinakailangan din, they had to band themselves together. They gave strength and boldness during those times, those early times. No? Doon sa Acts chapter 3, Acts chapter 4, Acts chapter 5, kinakailangan magkasama-sama sila. Kaya ang ginagawa nila noon, yung mga mahihirap ay ang ginagawa ng mga mayroong mga properties na bibili, yun ang pagbilhan, dinadala, kaya meron sila common fund. Ngayon, itong si Ananias at saka si Sapphira, nagpetre ng ari-arian. Tapos, nung mabenta na nila, sabi na, Peter, ito yung pinagbilhan namin. Pero, nagkupit pala sila. Ito yung, itong lahat ng aming pinagbilhan, ito, pinagala namin para sa atin. Lahat yan ay para kay Jesus. All for Jesus yan. Pero nakakupit. Meron mong kinupin. Kaya sabi ni Pedro, Apostol Pedro, bakit kayo nagsisinungaling sa Espiritu Santo? Hindi kayo nagsinungaling sa Espiritu Santo, kundi kayo ay nagsinungaling sa Diyos. They were claiming, they were giving all of the proceeds of the sale of the property, no? Lahat yan ay all for Jesus. Pero may tinupin. Napangalim pala yung magsabi na ako'y all for Jesus. Pero may tinupin kay Jesus. Isa sa mga dapat natin ipagpasalamat ay yung ang Panginoong Jesucristo ngayon at this present time. Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon, no? Na mawari natin na kung tayo magsabi na tayo all for Jesus, all for Jesus. Pag nagsabi tayo, Lord, ito yung tithes. Yung tithes ko, kumusta, lahat na ito, tithes ko, Jesus. Pero may tinupin ko talaga. Yan yung piso, pero nasa akin ang 10 centavos. Bakit? Bakit ka nagkukupin? Wala kang tiwala kay Jesus. Just in case, pumalpak si Jesus, meron mo pinangawa ka. Kung ang treatment ng Panginoon sa atin ngayon, kagaya doon sa Acts chapter 5, wala nang gagawin yung pastor kundi mag-ibig na mag-ibig. Dahil nung sabihin ni Peter, bakit kayo nagsinungali sa Espiritu Santo? Kayo hindi nagsinungali sa tao ni sa Diyos. Ha! Patay si Ananias. Kalilimit pa lang kay Ananias, dumating si Sapphira. Ha! Patay. Kaya kung tayo ay magsabi na kami ay all for Jesus, ibigay ko na yung lahat ni Jesus, huwag ka nang magpupin. So, yun ang maling pagsisisi. Yung kay Ananias at saka kay Sapphira. Meron pang mga pagsisisi na hindi pinapatawad. Doon sa Matthew chapter 12,
Diyos, masabi ng Panginoon na He who is not with me is against me. At siya naman kumakalaban sa akin ay sumasambula. Pagkatapos yung masabi yun, ay nabanggit niya, no? Yung pagsasalita ng laban sa anak ng tao, referring to himself, no? Ay mapapatawad. Ngunit yung pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo, yung paggawa ng pamumusong laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin sa panahon na ito at sa panahon na darating. Minsan ay, ano ba itong blasphemy of the Holy Spirit na hindi napapatawad? Search ako sa internet. Uy, may ibang mga sinasabi. So I started to pray. Lord, ano ba talaga ito? Ano talaga itong pamumusong sa banal na Espiritu? Blasphemy of the Holy Spirit. So I started to read John chapter 14, John chapter 15, John chapter 16. Sapagkat dyan sa John chapter 14, especially sa verse 26, ay may sinasabi ng ating Panginoon Jesus Cristo na yung mga alim, yung 14, na isusugo ng Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo, yung mga alim na ito, yung Holy Ghost, yung Banal na Espiritu, ang kanyang gagawin, pagka ang Panginoon na ay umakyat na sa dakong kanan ng Diyos Ama, isusugo ng Diyos Ama ang Banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoon upang ang Banal na Espiritu na iyon ay lahat ay kanyang, lahat mga bagay ay kanyang tuturo at kanyang ipalaala sa atin ang lahat na ipinangalan sa atin ng Panginoon Jesus Cristo. Doon sa John chapter 15, verse 26, sinasabi rin doon ng Panginoon Jesus Cristo na yung comforter, mga alin, ay isusugo ng Panginoon Jesus Cristo mula sa Diyos Ama. At ang gagawin ng Banal na Espiritu ay magpapatotoo para sa kanya. Kaya itong Banal na Espiritu na paparito pag-akyat ng Panginoon Jesus Cristo doon sa kanan damo ng Ama at ibubuhos niya ngayon ang Banal na Espiritu sa lahat ng laman dito sa lupa. Yan yung ginawa ng Panginoon doon sa Pentecostes, sa Acts chapter 2. Yung Banal na Espiritu ngayon ay pagpapatuloy niya yung gawain ng Panginoon Jesus Cristo dito sa lupa. Kaya isa sa mga sinasabi ni Apostol Lucas na yung mga sinulat niya kay Theophilus na mga trabaho gawain ng Panginoon Jesus Cristo doon sa gospel ay pinagpapatuloy niya dito sa mga gawa, no? Mga gawa ng Panginoon Jesus Cristo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu dito sa Book of Acts. Noong ang Panginoon Jesus Cristo ay umakyat na sa kanan dako ng Diyos Ama, ang Banal na Espiritu ay ibinuhos dito sa atin at sa bawat panonfres. No? Meron gawain ng Banal na Espiritu. Pagdating mo doon sa John chapter 16, of righteousness,
and of judgment. Of sin, sabi na ba, susumpatan niyang salibutan na ito sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin, sabi ng Panginoon. Sa mga tuwid, kahit gawa ka ng gawa ng mabuti, pero hindi ka sumasampalataya, hindi ka nagtatalaga ng buhay mo kay Jesus, ikaw ay nasa iyong kasalanan pa rin. Kaya sabi ng Panginoon sa mga kumakalabar sa Kanya, if you do not believe on me, you shall die in your sins. If you do not believe that I am, you shall die in your sins. Sa mga tuwid, kahit napakaputi mong tao, no? Sa iyong kapwa. Pero hindi ka sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo, nasa pagkakasala ka pa rin. Sapagkat ang sinasatisfy mo lamang ay yung horizontal component ng kautusan ng Diyos. Yung vertical component, hindi mo sinasatisfy. No? Ang ginagawa mo pala ay iibigin mo ang iyong kapwa katumbas ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero yung pag-ibigin mo ang Panginoong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan, hindi mo ginagawa. Kaya you're still in your sins. Kahit gaano kaputi ka sa iyong kapwa, you're not satisfied. The first and greatest commandment, to love the Lord Jesus Christ with all our hearts, with all our souls, and with all our strength. Kaya sabi, and when the Spirit of Truth is come, He will convict the world of sin. Why? Because they do not believe on me. Of righteousness. Why? Because I go unto my Father. Anong connection yung righteousness at my pagpunta niya sa kalandaan ng Diyos ng Lord? Ganito, inaano ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Sa pag-ako niya ng ating kasalanan, nasa Kanya ngayon. Nasa Kanya ngayon yung ating mga kasalanan. Para mabayaran niya ngayon ang ating mga kasalanan natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kinakailangan yung katawan niya na umako sa ating mga kasalanan, kinakailangan mamatay. Okay. Kung merong kasalanan na hindi niya nabayaran sa kanyang kamatayan, meron siyang kasalanan na naiwanan, hindi niya nabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan, kunti lang. Kung meron kunti lang, he cannot go up to the right hand of the Father. Hindi siya makakapasok doon sa kapanalbananan ng dako. Dahil meron pa siya kunting-kunting kasalanan na inamo niya sa atin na hindi na bayaran. Ngunit dahil siya ay umakyat ngayon sa kanang dako ng Diyos Ama, ibig sabihin, lahat ng ating mga kasalanan na kanyang inamo, bayad na niya naman. Kaya sabi niya, He shall convict, the Holy Spirit shall convict the world of righteousness because I go unto my Father. Pangatlo, of judgment. Why? Because the prince of this world is judged already. Bakit niya sinabi yun? Di ba naman siya may papako sa cross? No? Bakit niya nasabi yun? Dahil doon pa man, bago malalang ang sanlibutan, ang Panginoon Jesus Kristo na ay ibinilang na siya yung the Lamb who was slain from the foundation of the world. Ano man ang sabihin ng Panginoon Jesus Kristo, ano man akuin niya, ano man aangkinin niya na trabaho, it is as good as done. Kahit napagkasod doon pa lang ni Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, doon sa everlasting covenant, ibig sabihin, wala pang sanlibutan, no? Nandun sa realm ng walang hanggan, everlasting, realm ng eternity. Nagkasundo, si Jesus ang gagawa ng pagliligtas ng buong sanlibutan sa pagkakaalay ng kanyang buhay. Doon pa lang, past tense na, no?
is the Lamb who was slain. Hindi sinabi na, is the Lamb who will be slain. Kasi nasabi na, is the Lamb who was slain from the foundation of the world. Kaya, hindi pa nalalaman sa libutan na hatulan na ang demonyo. Kung maglalaban ang kasinungalingan at ang katotohanan, hindi pa nagsisimula ang labanan, talo na yung kasinungalingan. Kung maglalaban ang liwanag at ang dilim, hindi pa nagsisimula ang labanan, talo ka agad yung dilim. Kaya hindi pa nalalaman sa libutan ni liligtas ng Panginoon Jesu Kristo nung siya na ay tinanggap na niya yung kanyang tungkulin bilang siya ang kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, it was already good as done. Kaya, the prince of this world is judged already. Okay. So yan yung gawain ng Panginoon Jesu Kristo sa sanlibutan. Pagdating sa verse 13, pagdating sa verse 13, ang gawain ngayon itong Espiritu ng Katotohanan, lahat ay aakayin niya sa buong katotohanan. Paano? Hindi siya magsasalita patungkol sa kanyang sarili. Verses 13 to 15. Hindi siya magsasalita patungkol sa kanyang sarili. Ang pakikinggan niya ay ang Panginoon Jesu Kristo. Ano man ang sasabihin ng Panginoon Jesu Kristo, yun ang kanyang sasabihin. He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Dahil ang trabaho ng Banal na Espiritu ay pagpapatuloy niya yung pagpapatotoo para sa Panginoon Jesu Kristo, pagpapatuloy niya na yung mga pangangaral ng Panginoon Jesu Kristo ay kanyang ituturo pa rin sa atin. Yung Diyos Ama, verse 15, yung Diyos Ama, binigay na niya ang kanyang lahat sa anak. Kaya gagawin ng Banal na Espiritu, lahat ng sa anak, kukunin niya at ipapahayag niya sa atin. Why? So that the Son will be glorified. Because one of the ministries of the Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ. Basahin niyo na lahat yan. Yan ay nasa John chapter 16. Okay. Sa mga tuwid, sa pagparin, pag-akyat ng Panginoon Jesu Kristo sa itaas, pumarito ang Banal na Espiritu, siyang nagayang sa atin. Tuturo sa atin, nangangarap sa atin. Nagaya, He is revealing the Son to us. Liban sa Banal na Espiritu, wala nang iba makakapagbigay sa atin ng revelation ng Panginoon Jesu Kristo. Because who can reveal the deep mysteries of the knowledge and the wisdom of God except the Spirit of God? Let me read to you 1 Corinthians chapter 2. Those things to us
by His Spirit. For the Spirit searcheth everything, even the deep things of God. Is there anyone who can understand his own thoughts except his own inner spirit? In the same way, no one can know the thoughts of God except God's Spirit. Now we have not received the Spirit of the world, but the Spirit who comes from God, so that we can understand the things that were freely given to us by God. We don't speak about these things with words taught us by human wisdom, but with words taught by the Spirit, as we explain spiritual things to spiritual people. A person who isn't spiritual doesn't accept the things of God's Spirit, for they are nonsense to him. He can understand them, because they are spiritually evaluated. The spiritual person evaluates everything, but is subject to no one else's evaluation. For who has known the mind of the Lord, so that he can advise him? However, we have the mind of Christ. Sa mga tuwid, ang patuloy na nagre-reveal sa atin sa Panginoon Jesucristo pagkatapos niyang umakyat sa kanang dapat ng Diyos Ama ay ang Banal na Espiritu. And He's the best teacher about spiritual things. He's the best revealer of the Lord Jesus Christ. Kaya po, ang Banal na Espiritu ay tinanggihan mo. Yung pangalan ng Banal na Espiritu ay yung tinanggihan. Ikaw ay mapapahama. Because no one else can reveal to you the Lord Jesus Christ better than the Holy Spirit. Siya yung nagtuturo sa atin ng mga spiritual things. Who can know the mind of God except the Holy Spirit? Who can reveal the Lord Jesus Christ except the Holy Spirit? Kaya kung mag-aral sila Pablo, hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao, kundi yung karunungan na dulot sa kanila ng Banal na Espiritu. Kaya yung may dalawang uri ngayon ng tao, no? May tao na uring maayaw sa turo ng Banal na Espiritu. May tao na tumatanggap. Ito yung ayaw sa laman, no? They are of the flesh. Ito namang spiritual. Ito yung mga tumatanggap, the things that are spiritual. So, kapag ikaw ay umayaw sa aral, pangangaral, pagpapayag ng Banal na Espiritu patungkol sa Panginoon Jesucristo, you're lost. That's the best, he's the best teacher that we have about the Lord Jesus Christ. Kung mayaw niya, kahit anong gawin mo, ibig sabihin, alala. Ibig sabihin, parang sasabihin mo na, kahit mamatay ako, hindi ako maniniwala niya. Hindi ako magtatalaga ng buhay ko kay Jesus. Sa mga tuwid, ikaw ay naging asero na. No? Alala. Kahit anong pupuk sa'yo, alala. Kaya yan yung kasalanan na hindi mapapatawad. So, ilan na? Kasalanan ni Esau, kasalanan ni Judas, kasalanan ng pamumusog sa Banal na Espiritu. Turn with me to Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse, let's start reading from verse 26 until verse 27. For if we choose to go on sinning, knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking
for of judgment, let me read again from verse 26. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the spirit of grace. Spirit of grace. Kaya depende dito yung once saved, always saved. Pero yung tungkol dito ay yung tao na nakaalam sa katotohanan. Subalit, nag-backslide, he's sinning willfully, deliberately. Nagpapatuloy na sa kasalanan. Dati, ligtas siya, pero ngayon, nag-backslide, ipapatuloy na sa kasalanan. Ang sabi ngayon, kung walang nakaligtas sa parusa, sa utusan ni Moses, sa patutuon ng dalawa o tatlo, itong nakaalam ng katotohanan, pero bumalik sa kanyang pagkakasala, hindi kaya ito mag-aantay ng napakalaking nagante ng kakilakilabot na pag-uukong at kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kung sinasadya yung pagkakasala, pagkatapos matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang hayop na titira pa. There's no other offering or sacrifice for the remission of sin. Ang nag-aantay na lang sa kanya ay yung kakilakilapot ng pag-uukong at kabangisan ng apoy para sa kanya. Once saved, always saved. Dahil nalaman na niya ang katotohanan, pero niyurakan niya ang anak ng Diyos, Panginoon Jesus Kristo. Ipinilang niya na walang halaga o hindi banal yung dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya. At pinaliwala niya yung espiritu ng biyaya. How is that said in Tagalog? Yumurag sa anak ng Diyos, umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya, at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kayo yung banal na espiritu, pagkailayuan mo yung pangangaral ng banal na espiritu, inalipusta mo ang banal na espiritu. Sapagkat dati mo nang alam ng katotohanan, ngayon, umayaw ka sa katotohanan at ikaw ay bumalik doon sa pagkakasala. Dati na sa pagkakasala ka, niligtas ka ng Panginoon, nasa katotohanan.
Binaliwala mo yun, nirakan mo ang anak ng Diyos, binilang mo na itibanal yung dugo na nagpapabanal sa iyo, at iyong inalipusta ang spirito ng biyaya at bumalik ka sa pagkakasala mo. Hindi ka na makakatanda sa parusa ng Panginoon sa ginawa mo niya. Walang kapatawaran ang kasalanan. So ito yung mga examples ng maling pagsasisi at kapatawaran at na walang kapatawaran ang kasalanan. Ano ang tamang pagsasisi? Doon na tayo. Anong tamang pagsasisi? Itong si Pedro, si Apostol Pedro, kung totoo si kung mas matindi ang pagkakasala niya kay Judas. Kay Judas, si Jesus merong presyo, 30 pieces of silver. Kay Pedro, wala, no? Nothing in existence. Hindi, hindi ko kilala yan. Itinatuan niya ang Panginoon Jesus Kristo. Walang bayan. Tinatuan niya. Pero nung mapagwari-wari na niya, umiyak siya. No? Umiyak siya. Malungkot. Pero hindi siya nanatili sa pagkakalungkot lamang. Sapagkat siya ay nagsisi at nanumbalik sa Panginoong Yesu Kristo. Ngayon, may test ng Panginoon. Doon sa John chapter 21, nagbigay ng test ng Panginoon kay Peter. Peter, do you love me? Sabi ni Peter, opo Panginoon. Unang test. Pangalawang test, Peter, do you love me? Opo Panginoon. Pangatlong test, Peter, do you love me? Hindi ko lang malapulit ka na si Peter. Pero sabi, Lord, you know, alam mo lahat. Alam mo kung anong nasa puso. Kung gagawa ng Panginoon ng open heart surgery sa puso ni Peter, makikita niyo na nakasulat, Jesus. Rasulan ng Jesus. Kaya siguro, sabi ni David, Lord, search me and know my heart. Try me and know my thoughts. Tinatas tayo ng Panginoon sa iyong pagsisisi, may talaga mo na ba ang iyong lahat ng Jesus? Mabuting I come to the garden alone. Had the rose, but you are still on the roses.
promises, and He walks with me, and He talks with me. Siguro, di ba, yung umaga-umaga, ang Panginoon naglalakad sa hardin. Adan, Adan, nasaan kayo? Kung magising tayo, umaga, no? Let's present ourselves to the Lord. Check up natin na ating mga sarili. Lord, search me and know my heart. Try me and know my thoughts. Tingnan niyo po kung meron pa pinaliwanan ng bagay na hindi ko pa na-surrender sa iyo. No? See if there's anything wicked within me, but lead me unto your heart of everlasting life. Panginoon, ano man yung makita mo? Reveal it to me. I will surrender everything to you. Pero, akayin mo ako sa landas ng buhay na walang hanggan. Yan yung nais ng Panginoon. Pagsisisi, lubos ng pagsisisi sa kasalanan. Yung totally dedicated tayo, totally devoted tayo kay Jesus. Kaya, pinilig ko si Brother June at kainin yung he. No? Dahil, ano man yung ating ihayag sa kanya ng kasalanan, kahit ayaw ko from him. Alam niya kung ano yung mga buhay natin, no? At doon sa kanyang kapangyarihan, kaya niya tayong patawarin. Kapag sapagkat lahat na ng ating kasalanan ay kanya na nangyayari. He knows every lie that you and I have told. Let me lie. Nothing is hidden from the Lord. But when we open our hearts to Him, when we open our thoughts to Him, He's more than willing, and He's more than ready to forgive our sins and to cleanse us from all our righteousness. Kaya sabi niya, ipapangaral ninyo ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem. Lahat ng magnanais na talaga ay may lahat kay Jesus. Wala ano man na kanyang pagkain, hindi ko may nagtumayo. At tayo magkakas sa isang panalangin na pagkatalaga kay Jesus. Aming Panginoon Jesus, ikaw po ang patayan ng aming pagsisisi at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito po, pangalaman ng Panginoon na if we commit our all to you, you will give us the right to become the children of God to everyone who believes in you. Because unless he believes in you, unless he has received the right to become a child of God, no one will be able to enter, much less see the kingdom of God. Kaya lang, Panginoon, kami po ay tumayo sa iyong harapan sapagkat nais namin, Panginoon, na lubusan mo po kami ililisin sa lahat ng uri ng kasalanan. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo. At aming matamasa, Panginoon, ang kapatawaran ng ating kasalanan. At kami, Panginoon, ay may buhay na walang hanggan. Ngayon ka lang, Panginoon. Siyasatin mo po ang aming mga puso
sa leksing nito po ang aming mga kaisipan. Ipakait na inherno po sa aming Panginoon Jesus. Kanya po sa aming so, meron pa kami yung pinagkakait sa iyo. At kung ano man yung Panginoon ay aming sinusuko ng lubusan sa iyo, wala kaming pinagkakait sa iyo. At kami, Panginoon, ay nagsasabi na we are all for Jesus. And because we are all for you, Lord Jesus, you are all for us. So that if you are all for us, we lack nothing. Because in you, Lord Jesus, we are complete. We lack nothing. And so we can say with David, si Hari David, the Lord is my shepherd, I shall not want. All this we pray in the most precious name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. The Lord bless you all. Naniniwala ba kayo na parang tayo?